Sa taong 2011, maraming salitang balbal ang sumikat sa ating bansa. Ito ay mga salitang naimbento o mga dati ng salita ngunit binigyan ng bagong kahulugan. Ito ang mga halimbawa. Kapal. Ang salitang kapal ay nangangahulugang thick o thickness sa wikang Ingles. Sa panahon na ito, ang salitang kapal ay ginagamit para ilarawan ang taong mayabang, mataas ang tingin sa sarili o hindi nahihiya. Grabe, ang kapal naman ng mukha nito, nakikikain na nga lang eh. Wagi, ang kahulugan ng salitang ito ay panalo, ngunit sa panahong ito, ginagamit din ito para may pahayag na ang isang tao ay naging matagumpay. Halimbawang pangungusap, Naks naman, wagi na siya oh, wagi siya sa pag-ibig. Uncobogable. Ang salitang uncobogable ay kombinasyon ng English na unlapi at hulapi na UN at able. At ang salitang balbal na kabog o talo na inilikha at pinauso ni Vice Ganda. Ang ibig sabihin nito ay walang makakatalo. Halimbawang pangungusap. Kakaiba ang ginawang sayaw ng mga estudyante sa San Beda. Talaga naman na uncobogable. Attic. Ang literal na kahulugan ng salitang addict ay ang mga taong masyadong nahuhumaling sa isang bagay, madalas droga. Sa panahon na ito, ang salitang addict ay ginagamit sa mga kabataan para ilarawan ang mga taong kumikilos na parang balyo o gumagawa ng kalokohan. Halimbawang pangungusap, Uy, addict, anong ginagawa mo? Have at wale. Ang salitang have ay nagmula sa Ingles na salitang have na nangangahulugang mayroon at karaniwang ginagamit para magsaad ng pang-ayon o oo. Sa pagsasabi naman ng mga biro, ang ibig sabihin nito ay nakakatawa ito. Ang salitang wale naman ay nagmula sa Filipinong salita na wala at nagsasaad ito ng hindi pagsang-ayon o hindi. Sa pagbibiro naman, ang ibig sabihin nito ay hindi nakakatawa ang nasabing biro. Halimbawa, Naks naman, have yun! Wagas. Ang salitang wagas ay sumikat sa panahon na ito dahil sa madalas na paggamit dito ng mga artista, ang wagas ay nangangahulugang walang katapusan o sobra-sobra. Halimbawang pangusap, Hay nako, wagas na talaga ang katamaran ng mga kabataan ngayon. Epal, galing ito sa salitang papel o pumapapel na ang ibig sabihin ay taong gustong sumali sa eksena kahit wala namang kinalaman sa kanya. Epal ang tawag sa taong gusto lagi magpapansin. Halimbawang pangungusap, daming epal na tao sa mundo ngayon. Ang wika natin ay dynamico. Sa pagbabago ng panahon, kasabay nito ang pagbabago ng ating wika. Maraming bagong salitang nalilikha at dumarami rin ang mga salitang ating nagagamit. Kami ang grupo ng taong 2011. Salamat sa panonood.